Okay, gagawin natin plane sheet na ipapa-bend natin. Wall cutting na yan buong. Doon hanggang doon. Project update tayo dito sa Sawmill Villaverde na Wiliskaya. Project tayo sa site para magtayo ng mga scaffoldings, mga kamastano. Project update tayo dito sa uno sa lana project natin. Okay, so, kompleto na. Ito naman yung susunod nila bukas. Dito na tayo. Ang magandang umaga. So, Monday. Ngayon nga po ay first day na school ng aking mga anak. So ito, ihatid muna natin yung... Oh, mami. Hatid lang natin. Tapos maya-maya pa-deploy na tayo. Sila ready. Say hi. May pera kami sa ila? Eh, no. Wala. So, si Ate Sai, tsaka si Sai dyan. First day of school. Maghahatid si Mami. So, tara. So, dito sila nag-i-school. Public school. So, tara. At, pampameeting na tayo. Then, deployment. Dito na tayo. Oh. Oh. Nice one. Diyama na si Nathan. So let us pray. Yes, we Father God, once again, we thank you for this another day. Thank you for this another blessing, Lord God. Another beautiful morning, Lord God. Another week for us, Lord God. Magtatrabaho, Lord God. Lord God, continue to bless us, continue to guide us, Lord God, by your Holy Spirit and your guidance, Lord God. Lord God, hinihingi po namin na ito po sana yung tumatubay sa amin, tumagip na po sa amin, sa aming mga tahan, Lord God. Sana po yung makarating kami ng safe and sound, Lord God, sa aming pag-uwi, sa araw-araw. At Lord God, salamat, Lord God, sa mga tao na ginagamit mo para po kami magkaroon ng trabaho, Lord God. Salamat din sa mga tao na ginagamit mo, Lord God, para po mag-work ang Bialam Builders, Lord God. Salamat, Lord God. Alam mo po kung ano po yung mga hangarin mo, Lord God, para sa grupo ito na mas magiging matatag pa po, Lord God, at maparami pa po kami, Lord God, para po mas marami pa po kami na bigyan ng chances, Lord God, na magtrabaho. Ganon din yung servisyo, Lord God, na aming ibigay. Sana po ay ma-fulfill po namin ang kahilingan ng bawat mga kliyente po namin, Lord God. Bigyan mo po kami ng pang-araw-araw na kalakasan, Lord God, and then yung sa mga pamilya po namin na aming iiwan sa aming mga tahanan. Lord God, i-bless mo po sila, Lord God, at i-provide mo po lahat ng mga pangangailangan. Lord God, salamat sa lahat-lahat. On behalf, Lord God, ng staff ng Yalan Pictures and sa buo ng team, Lord God, bigyan mo po kami ng karagdagang lakas at knowledge, wisdom na aming gagamitin sa mga araw. At ibigay po namin, dinabalik po namin ang kasiyahan at kaligayahan niyo yung pinapahatid sa amin. Niyong pagmamahal, Lord God. Kaulamin po yung aming susumain, Lord God. At salamat, Lord God, sa lahat po ng iyong pinagbigay. So, si pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Okay, so yung mga power to you. Pwede yung baga. Pinpunto na kakairin sa kanya ata. Okay, so pupunta na yung mga tropa. Ito pupunta ng Lamot 1 and 2. Tapos sa Murong. Okay, so pupunta na nga yung mga tropa. At tayo naman pupunta sa site, mga kamastano. Tara. Dito tayo sa Wakal. Kasi magre-resham na rin tayo dito, mga kamastano. At nandito na yung tropa. Para makita na rin kung ano pa yung mga gagawin natin. Kasi magre-resume tayo sa baba, mga kamasta. Pero ngayon sa ngayon, magre-repair muna tayo sa mga kailangan pang i-repair. Dito na tayo. Ayan, ito na yung steering nyo. Ganda na. So yung salamin na lang niya kulang. So, pinakiling wrap ko to para maayos. Ay, hello, tita. Good morning. Okay, dito kami sa taas ngayon. Double check namin lahat ng mga tulo. So, ito napahiran na ng waterproofing. Pero hindi pa rin enough.
yung mga portion kasi ito kasi hindi naka-wall capping, pero sabi ko nga isang option natin dito is wall capping natin kasi sumasaluto ng tubig. Ayan, may mga crack sya na maliliit na hindi kayang fill upan. Ayan, kasi kahit nalagyan natin to, papasok sya pero uuka ulit yan, kaya magwa-wall capping tayo. Ayan, buo na to. Parang magiging design niya na mobs, no? Kung sakali, parehas na sila. Naka-usli-usli parehas, no? Ganon din yan, tinan mo. Dito tayo sa taas para pag-troubleshoot ng tagas o kaya pang waterproof, kasi tingnan nyo to. Ayan, no? Napahira na ng flexiband to, pero ang flexiband kasi hindi kunyan, pang matagalan na sabihin na natin pang lifetime, no? So meron siyang maintenance na kailangan mo sundin o kaya yung curing time niya. So ngayon ang option ko dito, lalagyan ako ng wall capping. Ayan nyo yung mga crack na yan, kahit na may flexiband yan, hindi yan 100% na papasok, kasi ang flexiband kumbaga ang acid rain, kumbaga nagkukan din yan, kaya yun, nagtutubig na ganyan, namumuti na ganyan, ay part niya na semento, ibig sabihin napapasukan pa rin ng tubig yan. Yan, so yan, tumatagas sa loob. Baling gagawin natin dito wall capping yan, buo yan, oh, napakaluwang, no? So ito yung option natin para dun sa may pag-waterproof natin. Ayan, meron din tayo dito concrete gutter. Ito naayos na rin namin at nagawan ko na ng paraan dati, pero sabi ko nga hindi siya naging kuhan yung flexiband natin kasi ito may mga ANB na yan. Actually dito sa part na to ayos na, ang parte na lang na problema namin, ayan, gilid-gilid lahat yan, kasi dun nagkakaroon ng leakage papunta dun sa kisame. So preferably yan talagang problema, kasi dito the rest wala na, naalis na namin kung ano yung problema dati. So ngayon ito, winterproof na rin namin yan, pero kung mapapansin nyo, namumuti. Ibig sabihin pag namumuti na yan, pinapasukan pa rin ng tubig to, kasi yung puti na yan, yan po yung chemical na meron dun sa may semento, yung hollow blocks na nilagay dyan, na kung saan yun ang nagiging problema niya ngayon, kaya siya namumuti, yan mga yan. So ibig sabihin tumatagos pa rin yung tubig doon. Okay, so kung napansin nyo na yung waterproofing nyo ganito na may puti-puti, yung waterproofing naman ganito, medyo nagda-dark siya, dark gray kaya black, yan. Diba? Nangingibabaw na yung puti niya. So ibig sabihin, pasok lahat ng mga tubig dito sa loob. Ngayon, itong mga bakal natin, papakat ko na yan. Para yung wall capping na ito, nakalagpas siya ng 2 cm both side, left and right. Tapos yung drifting ng water niya, dito na siya mag-drift kasi naka-usli siya, naka-nosing. Ka-offset siya, mga kamasta, no? So yun yung paraan ko ng paglalagay ng wall capping. Tuli, gusto ko sana buo to. Pero kahit na ito muna, kasi dito siya pumapasok eh. Tapos ito, waterproof natin ulit yan. Lahat ng mga crack na ito, papalagyan ko na ANB na lang. Epoxy, no? O yung Bostik. Tapos dito, i-check namin lahat kasi natunaw yung mga nilagay namin ulit. Ibig sabihin, may mga parte lang. So dito lang naman sa gilid, kasi dito the rest okay naman na. Ayan. So yun yung paraan natin sa pag-troubleshoot yan. So marami naman tayong proseso, pero pinaka the best kasi sa lahat ng mga ginagawa natin, lalo na pagka ganito na naka-box type yung bahay natin, agree ako dito sa ganito. Bubong na lang talaga invest na concrete, pero pagka ganito na dumiretso yung gilid-gilid natin, dapat ito naka-wall capping na, no? So hindi mo masasabi na hindi ito tatagasan ng tubig. Tatagasan yun, lalo't hindi naman siya naka-slope na parehas. Dapat yan, kung gusto nyo na magkaroon ng ganito, may iwan nyo lang dito, naka-slope, tapos pa ganito na lahat. Mas maganda pa.
kaysa yung plain na ganito. Pero kung ito, tatapalan mo ng semento, wala rin, useless din. Kaya gagawin natin, plain sheet na ipapabend natin, wall capping na yan buo. Doon hanggang doon. Okay? So, hopefully nakapag-share ako ng idea. Pero ito, magiging option nyo lang mga kamasta. Pero kung may much better kayong mga idea, share nyo na lamang po. So, yan ang gagawin natin dito na isa. Tapos to, talagyan na steel door. So, ito na yung mga natapos namin. No? Salamin na lang talaga yan. At troubleshoot ulit tayo dito kasi may leak na lumalabas sa likod na ito. At ang isa pa, papalitan namin to ng shower bulb. Kasi hindi pala shower bulb yung nilagay dyan. Actually, ito kasi hindi na namin na-check yan dati. Kasi nakauna yung mga plumbing nito bago kami nag-tiles. Nung dumating itong shower nito, iba. Kasi sa ibang bansa pang galing, no? Tingnan nyo naman yung vanity natin, no? Ganda na. Actually, wala naman ng gaanong problema dito. Problema na lang talaga dito yun, yung pupunta sa may wall. Kung saan sinasalo ng kisame natin. Ito, tapos na namin ito eh. Ngayon, ganyan ulit yung nangyayari dahil nga doon. Kaya troubleshooting kayo. Ito naman yung isang problema, nangangamoy. So, pinabuhusan ko ng tubig, nalis yung amoy niya. So, ganito yan ang nangyayari. Pasilip natin sa baba para magka-idea yung iba. Kaya nga, sabi ko, para hindi mangamoy, ayusin natin. Kaya, ang paraan kasi nito, pagdating dun sa plumbing works natin, mga kamusta. Sabagay matagal na itong ginagawa. Pero, ginagawa pa rin kahit na alam mo naman na kung ano yung magiging kahihinatnan. Kasi pagka ganyan, na pinagsama mo yung ito. Kaya nangangamoy yung mga TNB natin, nagsasama yung floor drain, tapos yung inidoro. So, yan yung hindi ko na ginagawa. Talagang dapat nakaseparate yan eh. Ang ginagawa ko dyan, dapat nakaseparate yung floor drain, tsaka yung sa inidoro. Tara, at pupunta tayo ng Villa Verde ngayon, mga kamasta. Diretso muna tayo dito sa uno project natin. Sama ng pakiramdam ko. Nahuli kasi itong sipon ko. Ngayon talaga sinisipon na naman ako ng gusto. Kaya sakit ng ulo ko na naman. Kaya mamaya po na siguro ako pupunta ng Villa Verde, no? Dito muna tayo. Solano muna tayo. Project update tayo dito sa uno Solano project natin. Saan finalization na. At clear na rin natin to. Tatakpan na rin natin to. Para mapinturahan na rin. Tapos dito naman, kaya kapatay yung ilaw. Ano natin yung ilaw? Uy, wala. Saan ang switch na ito? Ay, nandun yun pala. Sige mga naman. Yun. Spin na natin. Ngayon nga, nakapag-ayos na sila madam, no? Tapos yung TV console natin. Ganda na. So, sabi ko nga kay madam na palitan na lang din yung TV, if ever. So, yun na lang siguro. Tapos dito, ayusin na lang namin yung storage. Kasi mga ilang araw na lang, mga kamasa, nandito na rin sila madam. At yung ilaw na ito, parating na rin. Yun na lang yung ilalagay namin na isa. So, ginagawa pa namin na isa dito. Double walling natin. Para matinturahan ka agad. Bali, yun lang naman na. Tapal lang muna na sila ng gypsum board. Tapos cement board dito sa labas. Para matapos na. So, yun lang naman na yung gagawin nila. Then dito, finalize na lang kami para sa may, ito kagaya na ito, sa may grout natin. And then yung ilaw, mamaya may kakabit na rin. Tapos, yung electrical natin, yung mga dinaanan nyo na yun, yun na lang yung ginagawa. Yan yung naayos ni Lugs niya. Ayan, yun na lang yung gagawin niya. At sa gilid-gilid naman na ito, yun na lang din. Tatakpan na lang natin ito lahat. Okay. So, the rest, okay na. Paseto, yung cooler nyo na lang. Yung inaantay natin. Kasi wala pa yung cooler nito, kaya medyo nahihirapan tayo maghila, no? So, ayos na. Pagganda niya na tingnan. Lalo na yung part na ganito. Yan
May way floated pa tayo ba? Then, ito may salamin pa to. So, kakabit na lang ito. Ayos na. So, ganda na ng project natin dito sa Una Solano project. At kinukompleto na lang lahat. Pina-finalize lang natin. So, abangan nyo pa yung mga gagawin namin. At papakita din natin mga kamusta. Okay. Tara, at daan tayo ng rojas ng Boyto project natin. Tara. Pahinga konti mamaya. Bago tayo pupunta ng Villaverde, no? Nandito na tayo sa rojas 2. Tuli, tinulog ko muna kasi sobrang sakit ng ulo ko. Okay, so, kompleto na. Ito naman yung susunod nila bukas. Ayan, no? Ayan yung sabay gatoy natin. Okay na. So, bali, maglalagay na lang kami ng butas. So, bibigay tip din tayo kung paano nga ba yan. Bali, marami naman ang nakakaalam pero mag-share din tayo na kung paano. Okay. Ayan yung gutter natin. Ito naman yung cabinet natin doon sa may TND. No? So, install lang naman na natin yun. Okay. So, tara. Dito na tayo sa Villaverde project. Okay. Dito na tayo. Villaverde project. Project update tayo dito sa Sawmill Villaverde na Rubiskaya project natin. Pasok tayo dito sa loob para makita na yung mga ginagawa ng tropa. Ayun na. So, natakpan na lahat ng mga truck niya. Nalagyan na ng AND. Nag-grind na rin yan. At ngayon na nililihan na lang. No? Yung ating mga part na kung saan may mga dugso nga bago namin siya pra-primer ha? And then bago natin siya pipinturaan ng para doon sa may color niya. So tutuwid pa namin kung ano pa yung mga sara ituwid. So sa wall naman, ganun din. Bali to, ang primer na gamit namin dyan ay yung Acrotex primer na gamit yung Boysen. Sabi nga, kung ano yung request ng client natin, dapat yan, yun yung gagawin natin. So, gamit ang Boysend na brand, mga kamusta, ng ating pintura. So, lahat ng mga truck na nandito dati, ayan, namamasilya na natin. So, bali dito, pinatapos na namin yung mga kailangan pang gawin, pero lilipat na namin yung panel box dito. So, nakaos na mga kami. Nag-apetobig sa lipat ng CR. Kaya ililipat namin doon. Kapag kung saan doon sa may asin panagto natin, no? So may CR naman. May dumadugo. Sobrang kapit ng ceramic. Then sa taas naman. Ito papabaklas na namin. Pero inuuna muna namin yung taas. Ano bakla na. Lahat na pa. Tapos, lahat na rin ng mga crack natin. Ayan. Bali, nilalagyan namin ng epoxy yan, mga kamusta. Tapos, minamasiyan na namin. Alos lahat po. So, ito, parang hiniline lang siya na sabihin na natin, line talaga siya na talaga nag-crack. So, saka namin siya trinitreat ng AND. Pero bago namin lagyan ng ENB yan, pinapaluwangan muna namin yung mga truck niya o kaya inuuwangan namin na para may paglagyan ng epoxy natin. So, ganyan po yung paraan natin, ha? Baklas na to lahat. Then, sa likod naman, bali, restart na kami sa CHB. Bali, nakabuhos na kami ng para dun sa may footing natin. And then, dun sa may pinaka tie beam niya. So, ito may tie beam niya.
sinabay na natin sa pagbubuhos, no? Then yung mga abang natin na dawel, syempre pinalabas na natin. So sa ngayon nga mag-aasinta na tayo, mga kamusta. Okay. Ayan. Bali yung footing natin dito 60 by 60 yung para dun sa may footing, mga kamusta. Okay, yung parilya natin, no? And then yung luwang niya syempre nasa 80 yan. So bali yung parilya lang po yun, yung 60 by 60. And then yung para dun sa may tie beam naman natin, gumamit tayo dyan ng 12 mm, direct yun agad doon. Tapos meron din doon para may pagkakapitan ng mga dowel natin. So magiging na finish na ito nasa 25 cm quadrangle. So yun po yung ginawa natin dyan. Kaya nasa 15 cm by 15 cm, kung saan nasa 5 cm yung concrete covering niya. Yun po yung ginagawa natin ngayon. So gamit yung 12 mm pala ng mga bakal, yun yung ginamit natin dito. Then, mauna muna yung asinta bago tayo magbuhos ng poste natin. So bago natin siya popormahan. At pinapwesto lang natin, kinukuha natin yung eskwala, no, syempre gamit yung tanse. And then tsaka natin siya ilatag yung hollow block natin na 4 inches. So ito yung gamit natin na hollow block. Sunod natin target yung pag natapos yung pagbuhos ng poste, yung biga sa taas din, diretso bubong na para magawa na natin yung loob na kaagad. Then plaster. Usaping pag CCHB laying tapos column. Alin nga ba yung dalawa, alin nga ba sa dalawa ang laging nauuna? So dito, pag-uusapan natin ang isang bagay na pinagtatalunan at nagiging puro-puro para sa mga baguhan at the same time sa mga, sabihin na natin, mga manggagawa, mga kamusta. So itong video na to, i-share lang naman natin para naman makapagbahagi tayo ng konting idea, mga kamusta, no? So ano nga ba yung standard na paggagawa ng structural, mga kamusta? Ano nga ba yung kailangan mauna? Sa HB laying ba? O yung pagpoposte? So ito, mga kamusta, yung standard tungkol dun sa may usapin ng paggagawa ng structural, mga kamusta, no, kung saan ginagamitan natin siya ng mga column. At ito po yung column na to na tinatawag, mga kamusta, ayan po yung mga poste. So actually kailangan natin ng poste, maliban kung may tinatawag na interlock, kung saan ginagamit to sa mga maliliit lamang po na structure, kung saan hindi na kailangan ng poste. At ang ginagawa na lang ng iba, talagang interlock na lang siya. So paano kung may poste? Alin nga ba yung kailangan mauna? CHB ba o yung poste? So kung mapapansin nyo dito, mga kamusta, meron na ako na tayo dito na poste niya, which is kailangan na kailangan mauuna yan. Mauuna dun sa may paraan ng paggagawa ng footing natin, kasi kailangan meron ng footing yan. So meron na rin yung para dowel, sa dowel natin, kung saan pwede nang ilatag yung CHB ngayon. So ngayon, bago natin bubuhusan yung poste na yan, at bago natin ilalagay yung hollow block na yan, ito po yung kailangan natin malaman. So yung sa may poste na yan, ang standard talaga, mga kamusta, sa paglalagay ng ganitong trabaho, mga kamusta, o kaya yung proseso, kailangan nauuna talaga yung poste. Kailangan at kailangan yan. Yan po yung pinaka-standard na pamamaraan nung paglalagay natin para sa pagpapatayo ng mga buildings, mga kamusta. Mapabunggalo man yan o kaya ito ay high-rise building. So dapat nauuna at nauuna yung poste. Pero ito, mga kamusta, marami din nag-i-insist na mas matibay daw kapag nauuna yung CHB. Bakit nga daw ba mas matibay? Mas matibay dahil nga ang ginagawa ng iba, iniipit na lang, mga kamusta. Iniipit yung column, o yung column, mga kamusta, na uhuli ng binubuhusan niyan, at iniipit niya yung CHB. So ito po yung kalimitan na ginagawa ngayon, mga kamusta. Actually ngayon yun din yung gagawin namin. So ang kagandahan kasi niyan, kapag ka nauuna yung ating mga hollow blocks, mga kamusta, totoo po yun na naiipit niya. Pero pagdating naman sa standard na pamamaraan, dapat nauuna yung mga columns natin. Kasi nga, ang importante dyan yung pagkuha ng eskwala. Pero ang ano nga ba yung
diskarte para kahit na hindi na uuna yung column na yan, ay tuwid pa rin yung mga hollow blocks natin. So ang paraan niyan mga kamasta, gumamit ko ng butterboard. Ayan, butterboard, and then pag layout natin, gamit ang tanse, tapos ginagamitan natin siya ng eskwala. So yan po yung paraan namin. Kaya kahit nauuna yung hollow block natin, ay hindi mo nagkakaroon ng problema pagdating sa eskwala. At the same time, ito nga po yung sinasabi nila na mas matibay yung pagkakaipit ng mga hollow blocks natin. So may punto naman po yun. Pero kung sa standard na pamamaraan, mga kamasta, ay dapat nauuna rin yung column. So ito po ay isa lamang pong idea para sa mga nagtatanong, mga kamasta. Kasi nga yung iba, kaya nila inuuna talaga yung poste na yan. Kasi nga po, yan po talaga yung standard na pamamaraan. Sa pagdating naman sa may CH delaying, mga kamasta, kung sa may mga maliliit lamang po na mga buildings, kagaya ng mga bungalow, pwede po yan. Pero pagkadating sa mga high-rise building, hindi po pwedeng nauuna ang hollow blocks. Okay? So, ito, applicable to para dun sa may mga maliliit lamang po, kagaya ng mga bungalow na bahay. Pwedeng-pwede nyo pong gamitin yung ganitong proseso na kung saan nauuna ang CHB dun sa may columns na paggagawa natin. Okay? Pero dapat, syempre, nauuna yung footing natin. Yun naman po pinaka-importante. Okay? Tara, merenda muna tayo. Break time. Merenda muna tayo. So, merenda na. Merendahin muna natin itong mga tropa. Tingnan, merienda lang natin yung tropa, tara na. Pupunta pa tayo sa Murong project natin, no? So, tara. At diretso tayo dun sa may mag-open na project natin para bukas, pero ngayon mag-prepare na tayo para sa mga tungtungan natin. Sa Rojas 5. Ayun, dito na tayo sa site para mag-tayo ng mga scaffoldings, mga kamasta, no? At ngayon nga ay ready namin lahat ng mga tungtungan. Ganoon na rin sa mga rooms. May mga dala na tayo scaffolding. Yung iba pa, i-pull out din natin sa ibang project na kung saan hindi na magagamit. So sa ngayon, yung mga tubo muna para dito sa may side na ito. And then yung mga to, papatibayan na lang natin. So prepare tayo ngayon. And then bukas, layout na. And then the second day, yun na, start na talaga ng trabaho natin, no? So ngayon, preparation muna kami kasi ito yung pinakamahirap, no? Yung preparation, lalo na kapag ganito, yung kumbaga beer pa lang siya, medyo matrabaho talaga. Okay? So yun ang gagawin ng tropa ngayon. Okay, nakita tayo sa taas. Ayan, dyan yung ulan, no? Hapon na kasi, kaya yan, maulan na. So tingnan muna natin yung paligid, no? So eto, nung punta kami dito, wala pang salamin. Ngayon meron na. So, lahat na may salamin na. Maliban doon sa taas, kulang pa, no? So eto, ito yung hindi ko pa na-discuss kay Madam, pero mukhang maalis din lang yung asinta na yan kasi salamin yan. Yun yung nandun sa may plano. Alam ko yan, parang ginamit lang na lock ata kasi parang gigibain naman na. So yung sa likod naman, ikutan natin para makakita nyo ng buo. Ito yung Rojas 5 pala natin, no? Yan. Yan, ito yung likod niya. So, yan yung mga gagawin natin. Painting works para sa interior, exterior, ceiling. Tapos yung electrical niya. Tapos yung sa may plumbing works niya. Okay. Dito rin si Sir Jack. Yan si Sir Jack. Okay. So ito yung garage. Ito. Ito yung storage niya, mga kamasta, na. Tingnan niyo naman, solid yun. Hamba pa lang niya, no? Solid. Oh, ang lalaki. Ito nasa 3 yung laki niya. Tapos ito nasa 6. Ay yung mga pintuan na solid din. Ayan. So ito yung kitchen, dining area, tapos ito yung receiving area, which is living area, I mean. Ayan. Ito yung gagawin natin yan.
Then may room tayo dito na isa. And then ito common TNB. Ito mabilin. And then okay tayo dito. Ito yung high ceiling. Ayan, high ceiling natin. Tapos ito yung receiving area or family area. Family room dito sa taas. High ceiling. Ito may design na tayo dyan. So combination of PVC tapos gypsum board mga kamasta, no? So tingnan nyo naman yung mga hamba nya na solid talaga, lalaki. So dito rin, ito yung room 1, room 2, tapos ito yung ito, masters. Yan. So ito yung mga abangan ninyo mga kamasta, no? At mag-start na nga tayo dito. Dito si Foreman Iddo. Ay, Raymar pala. So ayusin na natin to. Including painting works tayo mga kamasta, no? So yan yung mga gagawin natin ngayon. Okay, so abangan nyo to para dito sa project natin. Ayan na, so naulan na. Tapos nagawin kamay. At preparation na tayo. Tara, natuulan na. Ayan, natapos naman ang isang araw mga kamasta, no? At maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa maghapon. At maraming salamat din sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob ng Panginoon, lalo-lalo na rin sa ating mga kliyente. So, yan. Kita-kita tayo sa susunod na vlog mga kamasta. At maraming salamat sa suporta ng bawat isa. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!